Gusto niyo bang magkaroon ng own perfume business? Yung sarili mong brand? Malay niyo, kayo na yung next aficionado. Why not, diba? So, if you're interested, stay tuned and watch. Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Joyce Yeo. If you are new here, nice to meet you. I do business and investment opportunities videos. So, if you think that you're in the right channel, hit that subscribe button and the bell beside it so I can keep you updated. Ayan. Also, you can get in touch with me through my social media accounts. It's Joyce Yeo on IG and Joyce Yeo on FB page. Tara, usap tayo. Wow. Itong channel na ito ay para sa mga taong gustong mag-start ng maliit na negosyo pero hindi alam kung paano nila sisimulan. Ayan. Ayan, so yung una kong tanong sa inyo, gusto nyo bang magkaroon ng sariling perfume business? So, starting a perfume business is a combination of an artistic personal expression and also know-how about the business. So, baka isipin nyo na ang paggawa ng perfume business, kailangan chemist ka, madami kayong mga gagawin na for, kailangan may alam ka about chemistry, pag-combine. Okay, so dito, tuturo ko sa inyo kung paano natin gagawing simple. Yan. Ang kailangan lang natin is supplier and also kung gaano ka kagaling mag-marketing. Ayan. Kung paano mo ibebenta. Yan. So, yun lang yung kailangan natin. Ayan. Yung perfume business, if done correctly, kung magaling yung pagbenta mo, kung magaling kang mag-market, malaki ang profit margin na pwedeng ibalik sa'yo. I know someone, nag-start siya. She's my good friend, Sarah Chinquanco. Pwede nyo siyang i-search, Scents by Sahara. So, yan yung perfume business niya. So, nag-start siya, nagbebenta lang siya sa mga ka-workmate niya. Tapos, ngayon, ang dami nang bumibili sa kanya. Na-explore ko yung business na to nung nag-start kami ni Daddy ng RTW business. So, sa RTW business namin, we have physical store and online store. Yung physical store namin, ang binibenta namin doon is bag, sapatos, damit, sinamahan namin ng perfume. So, yung perfume, meron kaming supplier noon, tapos pinoportion lang namin siya. Bumibili kami ng mga maliliit na lalagyan, tapos may malaki din, may maliit, iba-iba. Tapos, binibenta namin siya. And then, kami na yung nagpo-portion, yung naglalagay sa mga containers niya. So, ganun. Tapos, kami na rin yung naglagay ng brand name namin. Yun kasi yung maganda eh. Kapag meron kang physical or online store, pwede mo siyang lagyan, mag-add ng products unti-unti. So, kung may mga damit ka na, bati ka na lang din magbenta ng sapatos, ng bag, ng perfume, diba? Marami kang pwedeng gawin. So, parang 5-in-1 store ka na, pero maliit lang yung overhead cost mo nun kasi online ka lang nagbebenta. So, marami kang pwedeng gawin para hindi masyadong malaki yung capital mo on starting a business. Ayan, siya baby girl! Oh! Again, this is Mira Kale, my baby girl. Look at the camera. Baby, look at the camera, oh! Oh, yun yung naman siya. Baby girl! Ayan, busy na naman siya. Look at that pulot hair of yours. You got that from your mama. You got that from your mama. Yung balat lang talaga yung nakuha niya sa tatay niya ito. Yung balat niya dito. Yeah! Pero lahat sa akin na. Alright, mommy will vlog for a while. So, chik-chik-chik. Okay. You go muna first ka, Ate Agnes. See, bye-bye. Bye! Bye-bye. Oh, look at mommy. Bye. Bye-bye. Flying kiss. Mwah. See you, everyone. Bye-bye. Pidya ko muna. Misa na naman si mommy. So, yun nga yung ginawa namin. Commercial lang yun. So, yun nga yung ginawa namin. Nagbenta kami ng mga perfume, yung sa maliliit. So, sobrang mabenta siya sa mga estudyante. Papakita ko sa inyo mamaya. Dadalhin ko kayo dun sa supplier namin, sa binibilhan namin, para ma-explore nyo din yung business na yun. So, yung mga pen, parang pen siya na spray, ganun. So, binibenta namin yun for 50 pesos. Ang laman lang nun is 10 ml, imagine. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong scent, pwede rin na may mga kaamoy na mga sikat na perfume, diba? So, ganun yung strategy. So, mamaya, dadalhin ko kayo dun sa perfume supplier natin
And turo ko kayo everything about the business. I still have my loyalty card doon. Para siyang, ano, kailangan makabili ka sa kanila ng certain amount, parang 8,000 yata, para magkaroon ka ng loyalty card. So, meron kang 10% discount. Sobrang okay siya, guys, na negosyo. Kaya, ayan, samahan niyo ko mamaya. Alright, guys. So, nandito na kami ngayon ni Daddy sa Century Station. Nung una, naligaw mo. Mabaho ka na kasi. Kailangan ko na daw magbabango. Wait lang. So, ito siya. Fragrance. Chemworld Fragrance Factory. DIY Perfumery and Apothecary. So, nandito siya sa my Century Station. Ayan. So, bibili mo siya ng 28 pesos. Yan yung mga packaging nila. Mga bote. So, ito yung mga magdawa. Ito mga ready-to-use diffuser na siya. Pwede ka rin magbenta ng diffuser. Yan. Tapos ito yung ginagamit ko. Ito kasi is naka-ano na siya. Naka-pre-halo na siya. Para ito. Ginger. Jo Malone. Tapos iyan pa na lang siya. 250 ml. So, ilang 250 ml magagawa mo dyan is 5 250 ml. Tapos magkano to? Tanong natin mamaya. Bumunta ka na yung pressure. Yan. So, nakauwi na kami ni Daddy ngayon. Yung, meron nga lang, eto, yung starter kit nila, meron silang 3,864. Tapos, ano to eh, parang meron kayong free seminar kung paano gumawa ng perfumes. Pero meron naman na silang mga ready-made. Yung 250 ml na bottle, yun, ano na siya, ready-made na siya. So, ibig sabihin, pwede mo na lang siyang ilipat-lipat ng container. Like, yung maliliit yung mga pen bottle, 10 ml yung laman nun. So, kung 250 ml, so, ilan yung magagawa mo dun, diba? Na 10 ml. Pakidivine nga na rin. So, ilan? 25 ml? Galing mo! Okay, so 25 pieces na ganun yung magagawa mo. Eh, yung isang bottle, it's ang cost nun is siguro mga 300 pesos. Mga 300 to 400 pesos. Depende kasi sa anong klase ng fragrance. Eh. So yun, i-divide mo siya. Yung 400, divide mo sa 25. Tapos, yun na yung cost mo. Yung bottle, pen bottle, ang cost nun mga 10 pesos. So, dun mo na kukunin yung expenses mo. Tapos, dun ka na mag-alim. 10 pesos yung bottle. Pen bottle. Oo. Oh. 10 or 5? 10. Yung pen bottle na lalagyan is 10 pesos. So, cost mo na yun. Plus, yun, yung isang buong bottle na 400 pesos siguro na fragrance. So, yun na yung ano mo, expenses mo for ano. So, dun ka na pwedeng mag-decide kung magkano mo siya ibibenta. Kasi sa amin before, binibenta naman siya per pen bottle ng 50 pesos. Diba? Yep. Tama. Malala.
Maalala mo, ikaw pa nga naglilipat-lipat ng ganun eh. Mukha siyang scientist doon eh. Ayun. So, if you want to start, pwede kayong pumunta doon and then ask them. Meron silang, meron ako dito na parang, ano, loyalty card nila. Pakita ko sa inyo. So, ito, Perfumers Club. Ayan. So, itong card na to, kapag nakagas, pag, kapag, kung naka, ano ka, 8,000 pesos, bibigyan ka nila. And then, yearly lang to. Yearly, i-renew mo na siya, 200 pesos daw. Ayan. So, makakakuha ka ng mga discounts dito. Mga 10%, 5%, ganyan. So, may mga freebies pa sila. And, yun nga, if you want to start, meron silang mga starter kits. Iba-iba, pipili ka lang doon. Meron pa silang isang starter kit naman na how much ito. Starter kit B, 750 pesos. Inclusion niya, dalawang 15ml fragrance oil. Ayan. Tapos, one piece 15ml fixative. Ito yung ikaw yung magtitimpla. So, yan yung mga pwede niyong gawin. Pero ito, 750 lang. Ito. Tapos may guide na siya on how you can formulate your fragrance. Ayan. And then, meron din silang mga essential oils. Kung gusto nyo din magbenta, meron sila yung mga bottle-bottle na malalaki. Ililipat mo lang din. Meron din sila yung mga cute bottles ng perfume. Yun yung mga parang mga Japanese yung itsura. Na pwede mo siyang 475, limang sets na yun. Maganda na nga rin siya pang regalo sa Pasko eh. Diba? And ayun nga pala guys, so to give us further details or information about the product or how to start a fragrance business or perfume business. Ayan, so nagpasa kami ng letter, sana mag-grant ng request letter para pwede naming ma-interview yung branch manager nila or kung sino man na authorized para interviewin about dun sa perfume business. Ayan. So, on how to start a perfume business. If mapaunla ka nila ang ating request, yan, I will make a separate video about it. So, ayun, but we still have to wait. Yun nga lang. Pero, yan, for now, at least we have this information na din. Alam nyo naman na sa experience ko, nag-work naman. Experience namin ni Daddy, nag-work naman siya as a perfume business. So, if hindi na rin naman kayo makahintay, pwede nyo naman bisitahin yon. Meron silang mga branches. You can check their website. Chem World Fragrance Factory. Ayan. So, ginabi na kami pa uwi. Punta lang kami sa shop para bisitahin yung shop at magpasell doon na rin. Ibigay ko lang yung link ng website nila sa baba. Thank you guys. Dito na kami sa shop. Ayan, so nandito na kami ngayon sa shop. Si Ali, si nanay ko. Hello! Hello! So, kumusta naman po ang doctor's field? Okay lang po, ma'am. Wow! Napaka-feminine proper na. Okay lang po, ma'am. Kamusta ka na? Okay lang. Oh, pasensya na ngayon ka lang namin na bisita. Kasi we have the system na eh. So, ang dalit. So, pagka kuha ko ng sales, ibabang ko ni ate, pasiset sa akin yung sales. So, that's it. Yan. Kaya bihira ko nang babisita yan. Ay, naku talaga. Miss na nga niya ako. Sobra. Oh, touched. Mimiss mo ako kasi sa relo. Hindi naman, ma'am. Ayan. So, ito sila ngayon. Medyo madaming nabahe. Pero fresh pa rin. Oh, fresh na fresh pa din. Talaga. Oh, ayan. Pack na pack. Hello, Dr. Steen! Ayan, so humihingi ng premyo itong mga nanay ko kasi congratulations, Dr. Steen! We won or napili tayo na best self-service laundry shop. Kasi, dahil sa mga nanay ko. Very good! Sobrang babaet. Kaya itatext na yung mga para pumunta dito. Hoy, hindi ako magpapakain ah. Magpapakain daw si ma'am. Magpapakoke lang ako. Ayan. Sobrang dalito na si ma'am. Bilisan mo. Magpapakoke na. Ay, wala. Magpapakoke na siya. Ay, naku. Alis na nga ako eh. Bahala na kayo. Ay, naku. Kaya hindi na mamayot ang mga to eh. Naku, alaga.
alaga sa cookie, tsaka sa pizza. Ang dami kasing mababayat na customer na nagbibigay sa amin ng, sa kanila pala. Hindi mo lang kami nibigyan. Ganyan sila eh. Nagbibigay sila ng mga, ano to? Ng mga pagkain. Kaya naman, tingnan mo, ang sexy! Ayan guys, so hindi pa nakakapanood ng video ko about laundry shop, ilalagay ko yung mga links sa baba. And ayan, makikita nyo din naman, explore nyo lang yung page ko, yung channel ko, explore nyo lang. And subscribe na din para naman maging updated kayo sa aking mga next videos. And tinatagalan ko lang talaga kasi maganda yung lighting dito sa laundry shop namin. Parang feeling ko fresh ako dito, ayan. So, thank you guys for watching. Sana madami kayong natutunan sa video na to. And kita-kits pa tayo sa mga susunod na videos. Thank you guys. Bye-bye. Ayan guys. So, nakita nyo naman. Nadala ko na kayo dun sa supplier namin. So, yun. Meron kayong maraming pwedeng gawin. Pero ako sa inyo, for a start, bumili na lang muna kayo sa bottle-bottle. Tapos, pumili kayo. Minsan kasi yung personal taste nyo kasi yun eh. So, pumili kayo ng perfume na gusto nyo and then dun kayo mag-start kung yun yung ibenta nyo. Tapos, strategy is gumawa mo na kayo ng maliliit para parang inisip kasi ng tao kapag mura, diba? Madaling bilhin. So, same lang din naman eh. Same lang din naman yung kikitain nyo dun. Kaya, ayan, sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong mag-perfume business. And sa mga may tanong pa, you can get in touch with me sa aking social media account, sa FB page ko. And also, paki-like na rin. And also, follow me on Instagram, it's Joyce Yo. And then, usap tayo dun kung may mga konting tanong kayo. And I also have, and I also do personal and business, personal and online coaching. Ayan, so, ibigay ko sa inyo yung details kung makapag PM kayo sa akin. And ayun, and I also want to congratulate yung mga na-coach ko na ngayon nagiging, they're doing good. So kanina umaga nga lang naka-receive ako ng message sa kanila na nagti-thank you sila sa pag-support, sa pagtitiwala. And ako din, sobrang nagti-thank you din ako sa pagtiwala nyo sa akin, ayan, sa experiences ko. So, ang gusto ko lamang is maka-share sa inyong lahat kung paano tayo magkakaroon ng financial freedom sa pagkakaroon ng maliliit at hindi masyadong mataas na puhunan na negosyo. Ayan. And some investment opportunities na rin. Oo nga pala, just an announcement. Ayan, pupunta po kami ng Davao ni Doc Gigi for coaching. So, maging available kami for personal coaching sa Waterfront Hotel sa Davao, August 24 to 26. Pero ang open slot na lang po namin is August 25. Ayan. So, PM nyo po kami kung sinong gustong magpa-coach. We can do business coaching. And nandun na rin si Doc Gigi and me. So, team up. Ayan. Marami kayong matututunan. I assure you. Ayan. So, thank you, Kita Kids Davaoenya. See you. Thank you guys for watching and sana magkita-kita pa tayo sa mga susunod ko na informative videos. And ayan, bye-bye!